So mga boss, dito tayo ngayon sa bagong kontrata natin. Bali, dito, ita-tiles natin to mga boss. Bali, kasama ko yung kapatid ko para mag-tiles. Ili-layout po namin, gagamit kami ng level hose. Importante po yan mga bossing. Para masukat ninyo yung sukat ng pinto, 210 cm. Tapos may allowance po tayong 1 cm para sa tiles saka pintuan. Para po hindi sumadsad yung pintuan sa tiles. Pagkatapos natin kunin, mamarkahan po natin mga boss. Tapos lalagyan natin sa bawat sulok. Pati rin po doon. Para makita natin yung kapal ng ilalagay nating semento o adhesive doon sa tiles natin. So, tignan nyo po kung ano yung mga gagawin namin. Yun mga boss, pagkatapos naming hinulugan, kinuha namin yung 210. Medyo manipis tayo mga bossing eh. Ito lang oh. So, manipisan tayo mga boss. Tapos, ang ginawa natin, sinukatan natin ng 100 cm. Minarkahan natin dito. Ang purpose mga boss, kaya sinusukatan ng 100 cm. Para madaling ano, madaling nating ma-level. Pag na-level na natin dun sa paligid, tsaka natin susukatan ng isang daan ulit dito sa baba. Para makuha natin. Yan, makikita nyo mga bossing. Na layout na natin. Yung ni-layout natin, yung nakita nyo kanina ng ginamitan natin ng level hose, yan mga boss. Yan yung ginagamit natin level hose para mapantay natin yung bawat sulok ng ano, level ng bawat natin, tiles natin mamaya. Para pantay-pantay. Walang palubog, walang pa-slanting, kundi pantay. So, kung gagamit kayo ng level hose mga bossing, huwag na kayong kahit hindi na kayo gumamit ng level bar, okay na. Pero kung hindi kayo sigurado dun sa ginawa nyo, pwede nyo i-check ng level bar para mas accurate. Pero tayo, hindi na tayo gagamit kasi okay na mga bossing. Level hose ginamit natin. So, makikita nyo dito mga boss. Ito yung level natin. Ito yung baba ng 210 cm. Sinukatan natin ng isang daan para hindi tayo mahirapang mag-level hose kanina. Tapos sukatin ulit natin ng isang daan pababa. Ito yung baba ng 210. Tatapatan lang natin ng tansi. Ganyan din yung ginawa natin dito, doon, tapos dito mga boss. Ngayon naman, ina-actual natin yung tiles. Ina-actual natin yung tiles mga boss. Para makuha natin yung tamang eskwala niya. Pwede kayong gumamit ng eskwala. O kaya naman, gamitin nyo yung mismong tiles para ma-eskwala. Kasi pantay po yung tiles, mga bossing. So, kung titignan po ninyo, yung tansi natin, pantay na. Pantay na rin dito, mga bossing. So, yung kapal natin is, ano lang, nasa mga 1 cm lang tayo. Kaya, hindi gaano magastos sa ano to, sa simento. Yung pagta-tiles dito sa ano, sa bahay na to mga bossing. Ang ginamit na nilang tiles, ang pinili nilang tiles is 40 by 40 cm. Bali tinanong ko, 53 pesos lang daw to. Dun sa pinagkuhanan nila. At 113 piraso. Bali sinobrahan na mga boss kasi pwede namang gamitin yung mga ritaso. Meron silang paggagamitan. So, mura lang, 53 pesos each. Tapos, ang gagawin natin mga boss, hindi natin isi-center. Hindi natin kukunin sa gitna. Kasi pag ginawa natin sa gitna,
magastos sa tiles mga boss. Maraming tiles ang kakainin. Kasi bawat gilid, ano yan, tatabasan mo lahat yan eh, kapag ano eh, kinuha mo doon. At saka ang masakit pa, pagdating mo dito sa harap ng bahay, may cutting. Yan ang mahirap. Kaya ang gagawin natin mga boss, dito tayo kumuha sa harap ng pagkapasok mo sa may pinto. So, buo kaagad yung tiles natin mga boss. Bali dito yung gitna, yung separation, buo agad yung tiles natin. Hindi na natin kailangang mag-cut. Kaya, suggest ko, mas maganda yung ganito, buo mga boss yung harap. Ito naman mga boss, binawasan natin kasi sinukat natin ng tiles, nilagay natin to. Yan, nung tinesting natin kanina, medyo lumalampas na dun sa may guide natin. Kapag ganun, bawasan nyo mga boss. Kasi kailangan yan. Para meron siyang kahit palaman lang na adhesive kapag manipisan mga bossing. So yan, inalis natin. Tapos saka natin to aalisin. Tatapon na natin to palabas. Aalisin pa natin yung mga sumusobra ng mga ano, itsang mga simento. Para ano, iwasan natin yung ano, hindi pantay na tiles dahil sa mga umumbok na mga semento, mga sobra-sobrang semento. Mag-prepare tayo ng mga ano, ng tile adhesive natin tsaka yung full seam cement. Kahit anong brand ng semento, okay lang. Ang ginagawa namin mga boss na mixing para makatipid yung may-ari is ano, 2:1, dalawang adhesive na kutsara. Tapos okay na yung isang simentong kutsara. Mix natin yun mga boss. Ang advantage nun para ano, makatipid at mabilis pong matuyo. Kasi ang adhesive tiles po, adhesive at tile adhesive po ay matagal matuyo. So matagal siyang madali. Pero pag hinalawan ng konting simento, bibilis pong ano, mabilis pong matuyo yun. Ginamitan pa na. yung adhesive po mga bossing, ginagamit po yan sa ano, sa ipinapahid po muna yan bago lagyan ng semento. Pagkatapos papahidan ulit natin yung ano, tile adhesive natin. Tapos saka natin ipapatong. So makikita nyo mamaya kung ano yung sinasabi ko. Mga bossing, kapag maglalagay kayo, binabasa natin mga boss para makapit yung adhesive natin. Nilalagay po natin yung adhesive at ikinakalag natin. Manipis lang mga boss yung pagkalat natin para ano, matipid po. Okay na to. Ang purpose nito kasi para makapit yung pagdudugtungan nung nilalagay nating semento. Para makapit siya. Yun yung purpose nito. So, hindi siya gano'n dry mga bossing. Medyo hindi nakuha yung tamang tinta. Pero okay lang to kasi manipis mga boss at medyo basa. Ang gagawin natin, ikakalat mo lang po. Ikalat lang natin. Tensyon nyo muna. I-actual na natin ito mga boss. Minsan yung tiles, mayroong pattern yun eh. Kung nakita nyo yung tiles ninyo, mayroong siyang arrow. So, pipili na lang kayo kung saan nyo gusto yung design. Pero ito, wala naman. So, tayo na lang ang maghanap ng design niya. Dapat pare-pareho mga boss. So, gagawin natin, paharap dito, itong taba niya. Tapos yung design na to, nasa dito ang part na to. So, i-actual natin ganyan. Sundan pa rin yung mga guide. Sundan natin yung guide mga boss. Ito yung guide natin.
Ito yung ginagamit, rubber hammer para sa tiles. Ito yung medyo luma na, kaya ganito. Kuhin nyo lang po, boss. Dahan-dahan lang. Pagkatapos yung gawin yun, alisin nyo ulit para makita nyo kung saan ba yung kulang at kung saan ang sobra. Tapos saka yung yak pa ulit. Hanggang sa makuha ninyo yung ano, yung na nakalapat mo na. So, yan. Yan mga boss. Pag nakuha nyo na yung saktong, ano niya, saktong kapal, nalagyan na natin ngayon ng tile adhesive. Papayaran lang natin ng manipis para maging makapit yung tiles dito sa nilagay nating semento. Ang dahilan kung bakit ko ginento mga boss, para ano, pag nilapat po natin, kakalat siya, kakalat po mga boss. Kasi pag flat lang, hindi siya gaanong kumakalat. Kapag ginanito ninyo, kumakalat yung nilagay natin, para kung saan man yung kulang, is, ano, malalagyan ng adhesive. Lagi pong linisin yung gilid mga boss kasi nakakaano sa guide yun. Tapos kapag magdudugtong na kayo, pag tumigas, mahirap alisin. Linisin po yung bawat gilid. Yan. Kuha na natin mga boss yung ano, magiging dead na natin ito mga boss. So mahalaga, ang pinakadapat ninyong gawin, napaka-importante na umpisa, siguraduhin po ninyong tama. Kasi once na may kunting mali dito, habang tumatagal po na nagtatiles kayo, lumalaki yung mali. Lumalaki yung maliit na nandito na problema. Lumalaki yan habang tumatagal. Yun po yung kadalasang nangyari. Tapos ikat nyo na po yung dito. Ikat nyo rin. Pagod pa sa pagdudugtong ngayon. Tapos, abante ulit po tayo. Tapos. Inuna natin mga boss, laging unahin yung kung saan po nakalagay yung guide, yung pattern natin, yung tansi. Doon po natin uunahin na ilalagay yung tiles natin.
Kasi doon po yung susundan nating kapal ng tiles. Kapag nabuo na po ninyo to, yung eskwala na yan, no, pwede nyo na pong alisin yung tansi. Kasi yung tiles mismo na nilalagay natin ang magiging guide na natin. So, halimbawa, yan na. Ang gagawin na lang natin mga boss, doon na natin kukunin sa eskwala ng dalawang tiles. So, ito na po yung magiging guide natin mga boss. Okay, ito. Yan. Didiretso po yan hanggang sa matapos tayo dito. So, yun po yung isang paraan, isang technique sa pagta-tiles. Ito, lalagyan muna natin itong harap para mabuo bago natin alisin yung tansi. Tapos, tuloy-tuloy na yan mga boss hanggang sa matapos. Yan. Itong tiles natin mga bossing is 40 by 40. Meron po tayong V-cut ito. Meron po tayong V-cut. Example, ito mga boss. Yan. Merong maliit na V-cut. Ang purpose po ng V-cut na to is parang ganito ka lang kay mga boss. Yan. Pag nilagyan natin ng grout na kulay puti, hindi gaanong mahalata yung pinagdugtungan ng tiles. Kasi magmumukha siyang karugtong lang din ito. Kasi tignan nyo mga boss, white, puti yung ginamit na pangkat dun sa parang design niya na wood. Ngayon, kailangan puti din ang gagamitin nating tile grout mga boss para ano hindi mahalata yung pagdudugtungan. No. Kaya gayahin nyo lang po mga boss, mga ganito kalaki. Huwag nyo naman ng sobrahan kasi pangit po mga boss pag sobrang laki ang V-cut. Yung mga ganito mga boss, okay na to. Tapos, lagi po ninyong lilinisin yung ano, itong butas nito. Linisin, kasi once na may tumigas dyan at nag-grout kayo, hindi nyo na po maalis yun. So, habang basa pa, linisin na po. Ganon din dito mga boss, itong gilid. Dapat laging nililinis to mga boss. Kasi dito natin dinudugtong yung ano eh, yung tiles. So, kung malinis to, mas madaling magdugtong ng tiles. Yan. Sa sitwasyon ng ano natin ngayon, sitwasyon ng tiles natin, yung kapal mga bossing. Hindi siya ganong kapalan, kaya ang ginawa natin is binasa natin ng konti para siyang parang ano, pangasintada. Kasi mga boss, basa para madali nating i-flat kasi manipis. Pero kung makapal, mga boss, makapal ang pahid, tatapalan natin sa tiles, mas maganda mga boss is yung ano, dry pack. So para siyang ano, pang hollow blocks. Parang gagawa ka ng hollow blocks. Pero dapat adjustable mga bossing. Kapag ano, manipis, masyadong manipis, medyo basa, okay lang ang basa. Madali naman kasing matuyo. Pero kapag makapal, dry pack, para madaling matuyo din. So ganun lang po mga boss. Yan po mga boss, natapos na natin ilapat ito, yung eskwala. So, naumpisa na natin idagdagan. Itutuloy natin ito mga bossing, meron tayong kailangan puntahan. Kaya, ano muna natin, pinutol muna natin. Importante mga bossing, kapag magpuputol kayo, kung hindi nyo paanuhin, linisin yung mabuti yung pagdudugtungan mga bossing para hindi mabago yung V-cut ninyo. Pagkatapos, dahil manipis ito, dapat siguraduhin ninyo na walang ano nakausli yung mga umangat para hindi kayo magtiktik pag maglalagay na kayo sa susunod. Tapos sa susunod na video natin ano tayo, tuturo ko yung tamang pag-cutting, okay? Pag-actual, pagkuha ng sukat sa metros. Pagkatapos, itutuloy natin ito mga boss. So yun lang muna.